Jay, Dog, Daro, sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Sayang sa mga magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na kami, Jay, pinapawisan ako dahil napakalakas ng energy. Magbibigil mo talaga energy ng mga taong bayan na nagsisipupunta dito ngayon sa Mangilam, Davao Sports Complex dito sa may Mangilam, Tagum City. Ito ay napakahalagang event. Ano? Hindi lang ito pag-ibipon-ibipon ng mga taong bayan, kundi ito ang magpapakita lang nila mga sentimento, no, sa mga nangyari this past few days, actually for the past months, no, simula nung nagkaroon tayo ng mga PI at kung ano-ano pang mga issues, no. Alam mo naman tayo na talagang sa issue pa lang ng PI talagang tinututulan na natin ito dahil nakikita natin na parang nire-railroad nila, sinusortcut nila yung pamaraan para baguhin ang ating konstitusyon. That is really something that we cannot accept. Just like what the former President PRD said, don't tinker with the Constitution. Huwag natin galawin kasi nandiyan na yan eh. Ano ba ba kailangan natin baguhin? Baka mamaya palusot ng ito, economic provisions, yung pala, term extension ang kalampakay. Ay hindi mo mawala sa isipan ng taong bayan na magduda dahil ginawa ng paraan na mapabilis. Kung ano mga explanation nila na hindi, ito lang gagawin namin, magdududa pa rin ang taong bayan kasi napakabilis ang pagproseso. Pangalawa, ito nangyari ngayon. Kahit ako, na-shock ako na biglang nasuspend ang butihing gobernador ng Davao del Norte, si Cubahip. Ito ay nagkakabay, bakit biglang nasuspend? Hindi man lang tumaan sa proseso, hindi man lang pinasagot, wala man lang kung anong tinatawag natin na due process. So ito talaga, clearly, nakikita namin na may shortcut na ginagawa. No? Pinapabilis nila, nire-railroad nila, lalo na lumabas na mga usapin na pinakiusapan daw di umano na hindi ituloy itong rally. Ay, hindi naman pwede yan kasi yan ang that is the right of every Filipino to express their sentiments. Lalo na laban sa mga nakikita na hindi magandang ginagawa ng ating present administration. Sir, sa ground, sa councilor, ano po ang comment ng taong bayan? Ano bang kanilang rating or kanilang feedback sa administration ngayon, especially sa Davao City? Well, yun nga. Actually, pagpasok ko pa nga dito, natagalan ako makapasok dahil maraming lumalapit sa akin. Kala pa nila nasa media ako. Tinatanong nila bakit kahit ganitong sitwasyon. Parang nawalan daw sila ng gana. Dati very optimistic sila. Pero ngayon, nakikita nila na parang iba na ang takbo. So what they want really is kung ano yung nakakabuti sa taong bayan. And ito lang ang ginagawa natin, not for any other reason. What we want is magkaroon ng accountability, magkaroon ng justice, no? At magkaroon tayo ng seguridad. Mahirap tong sistema na parang iniipit po yung taong bayan, no? Nakikita si Gop, parang iniipit na rin eh. Natural yun. Natural sa like me as a public official, maaaring magkaroon ako ng kaso, makasuhan ako, may mga kalaban tayo, pero inaan sa proseso. Hindi yung bigla lang magpapataw ng suspension, preventive suspension. Sir, as a former media man, as a former broadcaster, sa administrasyon na to, nararamdaman mo ba yung chilling effect sa freedom of speech? Ito, alam mo, sa simulat sa poll, after the election, nakikita ko na ang unang-unang agenda, just to be frank with it, is parang buluhin. Tinira, no? Ina-target na lang ating Vice President. No? Umpisa pa lang, nakikita na natin. Pangalawa, yung Constitution. Pangatlo, ito. Parang nagigisang otoritarian eh. Parang dahan-dahan natin nakikita na, oy, parang history is repeating itself. No? Yan ang nakakatakot eh. Kaya tingin natin, hindi pala yung mangyari yan kasi nasa dugo nila yun eh. I'm not judging the person, but it is possible from what we are experiencing and witnessing right now. At hindi makakailan ang taong bayan yan. Nakikita yan ang taong bayan. At sino tanongin mo, mapipil nila yan. Not only me. Sir, do you sympathize with those media organizations na sinusupil, the vloggers, and those who are alike in the industry na parang natatakot? Baka sila rin ang targetin pa, nagsalita sila against the government. Yan ang problema. You know, lahat tayo may karapatan na ipalabas natin ating mga hininaing sa gobyerno. And whether vlogger ka,
Media ka, karapatan ng bawat Pilipino under our constitution, protektado tayo niyan, na ilabas natin. Now, pag may mga paraan na parang iniipin na tayo, ano kung hindi maganda yun? Yung klarong-klaro yun na pag not only to manipulate but to control the people, especially the media, kung anong sasabihin nila, yan ang hindi maganda.